isa ang New Zealand sa mga bansang wala pang kumpirmadong kaso ng 2019 novel coronavirus, kaya na lamang mahigpit ang kanilang pagpapatupad ng infectious disease protocols ng Ministry of Health at striktong sinusunod ang guidelines mula sa World Health Organization. Pero sa kabila ng kahandaan ng bansa, sakaling makapasok ang mapanganib na virus, hindi pa rin naiaalis ang pangamba ng ating mga kababayan dito. Pero after all those panic buyings and shortage of masks, sanitizer and whatnot, parang malatakot ka talaga. So I even had to buy one for myself. Nung may balita na ang coronavirus, gusto ko na rin bumili ng mask para sa protection namin. Yung mga alcohol, mga sanitizer. May nabili naman ako pero napag-isip ako na parang gusto kong dagdagan. Tatlong butika na ang pinuntahan ko. Wala nang stock. Nagkaubusan na. Kinumpirma naman ng isang Filipino pharmacist na nakausap ng TFC News na nagkakaubusan nga ng supply sa kanilang mga butika. Bali, nitong mga huling linggo, like every other pharmacy in the country, nagkaubusan na tayo ng mga mask, alcohol wipes, alcohol, tsaka mga hand sanitizers. Bali, nagkaroon nga tayo ng listahan ng mga taong gustong bumili sana ng mga mask, like umabot na ng mga 8 pages. Pero dahil hindi nga enough yung supply, nagkakaubusan pa rin. Tsaka, although order tayo ng order, hindi enough yung supply for the whole country. Nagpatupad na rin ang paghihigpit ang New Zealand para masigurong maiwasan na makapasok sa kanilang bansa ang virus. Simula noong February 3, walang sinumang foreign national na galing o dumaan ng mainland China ang papayagang makapasok sa bansa. Samantalang, ang mga Kiwi at permanent residents na babalik sa New Zealand kasama ang kanilang pamilya ay tatanggapin subalit kinakailangang dumaan sa self-isolation sa loob ng 14 days. Naglabas din ng travel advisory ang Ministry of Foreign Affairs and Trade at pinapayuhan ang mga New Zealanders na huwag mag-travel sa anumang lugar sa mainland China. Nauna nang iniulat na may 163 New Zealanders na naiwan sa Wuhan na hindi makaalis dahil sa lockdown. Pero nitong Miyerkules, February 5, lumapag na sa Auckland ang charter plane mula Wuhan. Lulan ang may 198 katao na kinabibilangan ng New Zealanders, Australians at mga residente ng Pacific Islands. Nilagay sila sa isolation sa military facility sa Whangaparoa at mananatili doon ng 2 linggo at dadaan sa health screening at biosecurity check. Magkakaroon sila ng remote access hindi lamang sa trabaho at pag-aaral, kundi maging sa recreation facilities. Kahit na wala pang confirmed case ng novel coronavirus dito sa New Zealand, payo ng isang Filipino pharmacist para sa ating mga kababayan dito. I-boost na lang talaga immunity kasi yung virus naman talaga magki-cling on lang talaga siya sa body mo pag weak yung immune system mo. So it's good na protected yung whole family from children to adults. And then kung maiwasan yung movement, like it's hindi naman ayaw mo naman hindi lumabas ng bahay, pero if you can avoid yung super public places or if you can avoid traveling muna, di mas maganda. Tas definitely yung mga vitamin C or anything like that na makakatulong sa whole family. Nag-uulat mula rito sa New Zealand, Sirisa La Paz, TFC News.